Blessful day, everyone. Welcome to AK Seke Farm. Sa video na ito, i-update ko po kayo ng aming mga Muscovy ducks at bibigyan ko kayo ng 7 rason kung bakit magandang mag-invest sa Muscovy ducks farming or sa pato. Ayan, ito po yung aming mga Muscovy ducks before or pato. Nakahalo pa po sila sa mga manok pero ngayon po meron na silang sariling bahay. Ayan. Unang rason kung bakit magandang mag-alaga ng Muscovy ducks ay marami po silang mangitlog. Nakakapangitlog po sila ng 180 eggs a year. Ayan, napakadami po niyan. Ayan, nakikita niyo po yung aking anak. Ayan, nawiwili po siyang magmulot ng itlog ng ating Muscovy ducks. Ayan. Ayan po, isang inahin lang po yung nangingitlog niyan. Ayan, kinukuha po yan kasi ilalagay siya sa incubator. Ayan. Nag-i-enjoy po ang aking anak. Ayan guys, yung ating mga anak, kailangan din po natin silang i-engage or i-introduce or isali sa ating kabuhayan. Kailangan nating ipakita sa kanila at isali sila, iparamdam din natin sa kanila na kasali sila sa ating kabuhayan kung saan ang gagaling yung ikinabubuhay natin sa araw-araw. Para po sa batang edad, mapamahal din po sila sa kung ano ang pinanggalingan nila kung saan sila nabubuhay. Ayan. As for me lang po, bilang nanay, bilang anak ng magsasaka, kaya naging magsasaka din po ako. Dahil po, yun ang kinalakhan ko. Yun kung paano kami pinalaki ng aking mga magulang. Ayan. Kaya napamahal po sa akin ang pagsasaka kasi po ganun kami pinalaki. Ayan, yun din po ang gusto kong i-introduce sa aking mga anak. Ayan, ayan. Balik po tayo doon sa unang rason. Madami po silang mangitlog. Ayan, kung nakikita mo po, madami talaga silang mangitlog. At ang itlog po ng Muscovy ducks, pwede nyo pong gawing itlog alat or salted egg at pwede din pong balut. Ayan. Ang ating Filipino delicacy na balut. Ayan. At pangalawang rason, kaya po nilang mag-hatch ng 4 beses sa isang taon. Ayan. Kaya po nilang magpapisa ng sisiw sa 4 beses sa loob ng isang taon. Ayan. Bakit po sila nakakapangitlog ng ganun karami kung sa bagay ano, 4 beses silang magpapisa? Kasi po marami po talaga silang mangitlog. Pangatlong rason, they are great mothers. Ayan. Nakikita nyo po yan. Karay-karay nila yung kanilang mga sisiw para po silang mga tao na hindi nila hahayaan na ano, na maiwan yung kanilang mga sisiw. Di po ba may kanta yun? Yung kantang pambata, yung nursery rhymes na hinanap ng ducks, ng duck, mama duck yung kanyang mga ducklings. Ayan. Ayan. Yung pang-apat na rason, they have good meat with lean, tender meat. Taste more like veal than the other ducks. Ayan, masarap po yung kanilang karne. And the most good part of the duck is their breast. They have the best breast and they have larger breast compared to other common ducks like mallard ducks. Ayan. And number 5, they have healthy meat. Bakit po? Kasi you can feed anything to your ducks, Muscovy ducks. Ayan. Kahit po anong ibigay mo sa kanila, kakainin po nila yon. Hindi po sila mapili sa pagkain.
kaya masarap po yung kanilang karne at healthy po yung kanilang karne. Ayan, yung sa amin po sa farm namin, yung kinakain lang po ng aming mga Muscovy ducks, asola, kangkong na tinadtad, Madrid de Agua na tinadtad, mulberry na tinadtad, hahaluan po yun ng darak or at corn grits. Yun lang po ang pagkain nila. Wala pong pagkain na feeds. Hindi po kami naghahalo ng feeds sa Muscovy ducks. Ayan. Pero, nakakapagbigay po sila sa amin ng maraming itlog at maraming ducklings. Ayan. At yung Muscovy ducks po, maano po sila? For me, high immunity sila kasi madalang silang magkasakit. Hindi tulad ng manok na pag arawan, nainitan, or nag-change ang weather, mamamatay sila dahil magkakasipon sila. Yung mga pato po, hayaan mo lang dyan sila, nakaka-survive sila. Ayan, kaya for me, napaka-practical nilang alagaan kasi hindi sila, hindi ka lugi eh, hindi ka mamamatay yan eh. Ayan. And number 6. They can eat anything. Kaya sustainable sila. Hindi sila magastos. Ayan. Kasi nga kahit ano kaya nilang kainin, di ba? Hindi mo sila kailangan gastusan ng kakamahaling feeds. Kaya, yun. Kikita ka, makakatipid ka. Ayan. And number 7 for me the best is they can live up to 8 to 12 years. Ayan, ang haba yun. Ang haba ng time na magbibigay sila ng produkto sa'yo at kikita ka sa kanila. Ayan. Siyempre naman po, alagaan naman po natin sila ng maayos para naman po mahaba-hahaba yung kanilang buhay at makakapagbigay sila sa atin ng produkto sa mahab panahon. Ayan. Ang aming Muscovy ducks is nag-start sa 5. Ayan. Ginawa po namin kasi silang tagalimlim ng itlog ng mga free-range chickens kasi kukunti po yung aming native chicken. Tapos yung Muscovy ducks kasi madami silang ma-accommodate sa paglilimlim kasi nga malalaki sila. Ayan. Pero nung dumami na rin ang free-range chicken namin, bumili na kami ng incubator, pinadami na po namin sila. Ayan. Mabilis po silang dumami talaga. Ayan. Kung nakikita nyo po sa aking unang video, yung Muscovy ducks farming, ayan, pwede nyo pong panoorin yon. Ayan. Kahalo po nila yung mga manok dati. Pero dahil sa lugi yung mga manok sa kanila sa kainan, kasi nga ayan, grabe silang kumain, masisiba talaga sila. Kaya hiniwalay namin yung mga manok kasi lugi talaga sa kanila yung mga manok. At kasi sila guys, yung dumi nila talaga is basa, kaya kawawa yung mga manok, nagkakasakit ang mga manok. At sila po ay mga matataas ang immune system ng Muscovy ducks. Ayan, hindi po sila nagkakasakit compared sa mga manok. Kaya for me guys, napaka-practical at napakagandang alagaan ng Muscovy ducks. Ayan. Kaya for me, okay talaga siyang pangkabuhayan. Ayan. An industry that feeds you is an industry worth fighting for. See you on my next videos. Happy farming and God bless us. Thank you for watching my videos.